Hallelujah. Are you ready for the word? Amen. You know what? Ako personally, as an educator, I really love information. I like discovering new things because it's informative. Marami akong natututunan. Marami akong bagay na nalalaman, not only in my perspective, pero sa perspective din ng ibang tao. Natatag nga ako, mahilig ako mag-goat eh. Goat and goat. Ganun, nabibinibilang nila yan eh. Kayo rin ba, Global Fam? Pero maliban doon, when I encountered the Word of God, this Bible, itong Bible na ito, ito yung katotohanan na salita ng ating Panginoon. Hindi lang siya informative. This is something that is transformative. There is something in our mind, something in our heart, something sa buong pagkatao natin ang talagang nababago. Maraming parte ng buhay natin right now, GSMNV Global Family, na talagang pag ang salita ng Diyos ang na-encounter natin, it's not only informative, but it is transformative. Ayun po, Lord God, we honor you and we thank you for this opportunity for today. Ikaw po yung patuloy na mag-guide at mag-lead sa aming lahat. Amen po. Amen ka. I-share na natin. I-share na po natin ang link na ito. You know what? Please, alam niyo po, ang salita ng Diyos is something, tulad ng sinabi ko kanina, it transforms us. Nababago yung perspective natin, nababago yung thought pattern natin eh. So it's very important pala na ang salita ng Diyos hindi lang pinapadaan sa isip, kundi pinapadaan din sa puso, pinapadaan sa ating espiritu, and we will really do that for today. Amen po. And please, ikaw na po papatagalin, help me announce the title ng pag-uusapan, ng pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Our title for today is Against the Flow. Please put it in the chat, Against the Flow. Ayan. Kung hindi nyo po kayang i-spell, i-emoji nyo na lang. Okay, Against the Flow. Pag sinabi natin against the flow, mga kapatid, no, ibig sabihin, merong natural na pattern. Merong natural na flow. At ang sabi, we are going against it. If the river is going left, if papunta ng flow ng left, and if you're going against it, you are going to the right. Parang sa pattern ng mundong ito. Ang mundong ito, ang world natin, meron siyang pattern na ibinibigay at pinapakita sa atin. But God is calling us to not to conform to the patterns of this world. Na magkaroon tayo ng renewed mind. At yun yung ibig sabihin ng against the flow. And we as Christians talagang, we are really going against the flow. Ang daming ipinapakita, isineset na identity, pagkakataon or experiences ang mundong ito sa atin. But God is calling us for a different purpose. God is calling you for a different purpose, mga kapatid. We are going against the flow. So that's why with all respect and experience, being Christian is not easy. Thumbs up emoji naman kung nag-a-agree ka sa akin dyan. It's not easy in so many ways. Napakaraming pwede nating pag-usapan kung bakit hindi madaling maging Kristiyano. We've seen it in the Bible. We know different characters and their stories in the Bible. Meron dyan stories na persecute. Meron dyan, they have faced illness, diseases, opposition, trials. May mga wars silang pinuntahan because of upholding the faith na ibinigay ng Panginoon. Eventually, meron pa nga namatay by doing kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. And not only dun sa Bible, but we've seen it before. Sa mga nauna sa atin, yung mga forefathers, that, for example, si Tatay Larry, pag nakakapagkwentuhan kami, may mga points, may mga times, mga way, way back before, when they were sharing the Word of God, yun yung pinagbuksan ng pinto. Tapos, nung nalamang mag-share ng salita ng Diyos, binuhusan ng tubig, tinaboy, they are being persecuted and being ridiculed because of the faith, because of upholding the faith. Kasi way, way back before, Christianity is not that famous. Dati noon, praise the Lord. Ay, praise the Lord. Hallelujah. Alive pa noon dati. There's persecution. Meron talagang persecution na nagaganap. And even today, let's say Christianity is something that is famous right now. Parang in ka eh. Ngayon, pag Christian ka, cool ka. But we cannot deny the fact that there is still certain pressure. Okay? May certain pressure as we go against the flow that we Christians carry today. Na tayo yung nagki-carry kasi we are being put up dun sa Christian standard per se. Quote unquote eh. Nalilabel tayo that a Christian must do good, be good, and look good. Parang Watsons yun ha. Di ba? Do good, look good, be good. Doon tayo nilalagay sa pedestal na pag Christian ka, dapat ganito ka. We are being pressed. We are being pressured. Yung mga ganong pagkakataon, ano ang madalas na sinasabi sa atin pag nagkakamali tayo?
Di ba Christian ka? Ha? Christian ka? Di ba Kristiyano ka? Bakit ganyan yung post mo sa Facebook? Bakit ganyan yung haba ng pants mo, ng shorts mo? Bakit may kulay ang iyong buhok? We are being pressured in so many ways, in so many sides of our life, dahil nga we are being put up into that certain standard. There's pressure all around. I cannot stress it enough kung gaano karaming pressure ang meron tayo. Yun pa nga lang may call time kayo, pressure na yun eh. Diba? Ang grabe yun. Ah, 7 a.m. po. Ah, sige po. Diba? I wish, GSMNV Global Fam, that I can preach something. 3 points, 5 points, or 7 points. How to get rid of pressure. Ba? Ang ganda niyan. Kung concert yan, for sure ako, ano yan, sold out, diba? Mapa-zoom, mapa-physical, lahat yan na-attend. Ah, pressure ba? Gusto ko yan, aalisin natin yan. By profession, I'm a nurse, and I've encountered many gamot, treatment. Ang dami ko nang nakitang ganun eh. Na nakakagamot naman talaga sa different types of diseases, different types of illness. But never did I encounter a gamot, a treatment, a surgery, na pag tinanggal tong parting ito ng katawan mo, mawawala ang pressure mo. Okay, doc, mapipressure po ako, reseta naman ng gamot. Pampatulog ang ibibigay sa'yo eh. Pero pagising mo, the pressure is still there. Walang gamot, wala talaga. And just to tell it, no, I can't do that. Hindi ko po kayang gawin yun na pag-pray kita, matanggal po ang pressure. Naku, baka iba po ang mangyari, baka may iba pong matanggal eh. Stress and pressure is something that is sure na nasa ating lahat, na nakikita, nararamdaman nating lahat. Ang nangyayari lang talaga is we are experiencing different pressure. Iba-iba lang, regardless of age, gender, culture, iba-iba yung pressure na nararamdaman natin. Iba-iba yung levels, iba-iba yung source. Marami. Sometimes, madalas, ang pressure talaga ay nanggagaling from outside sources. From different things, people, opportunities, experiences na meron tayo sa labas. But meron pang isa eh. Some of the pressure that we have ay nanggagaling sa sarili natin mismo. Ang pressure pala, Kuya J. Amano, is something that is not only outward. Pwede rin siyang nanggagaling inward. And I hate to break it to you, mga kapatid. Sinabi ko kanina that being Christian is not easy. Being Christian is not pressure-free. Amen. Yung matag ka, mabrand ka, na Christian ako, aba. Pag sinabi mo yun sa office, pag sinabi mo yun sa school, pag nangopya ka, yari ka. Pag pumatol ka sa chismis, naku, yari ka. Eh, di ba Christian ka? Sabihin, I mean, having that tag that we are people of the Lord, undeniably, it puts pressure. Naglalagay siya ng pressure sa atin. And respectfully, I will say that there is no amount of anointing. There is no amount of spirituality na kahit sa isang araw, 5 book pa, ha? Hindi chapter, hindi verse. 5 book ang kinakwiet time mo araw-araw, this will not exempt us. Listen to this, mga kapatid, sa mga pressures na meron tayo sa ating buhay. May mga, kasi pag may pressure na sure, may pressing na nagaganap sa ating buhay in all sides of our lives. It comes from different parts ng buhay natin. Yan yung mga tinatawag natin na tulak ng buhay. Kaya nga, di ba sabi sa 1 Peter chapter 12, Dear friends, chapter 4 verse 12, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials that you are going through. As if na parang wala ka talagang ini-expect na ganitong bagay. It is expected. Sabi ba nga sa ibang translation, terrible trials. So ibig sabihin pala, lahat tayo susceptible, lahat tayo pwedeng maka-acquire, lahat tayo pwedeng mag-face ng different pressures in our life. It goes to show that pressure is not a surprise. Nakailang ano na ako, rhyming na ako, akala niyo dyan. Pressure is not a surprise. Hindi siya sorpresa na bulaga, pagising mo, eto pressure. Hindi, walang ganun eh. Niregaluhan ka, pagbukas mo nung regalo, nakalagay pressure, surprise. Wala pong ganun eh. Because it's a fact for all of us that Satan is constantly, sa Tagalog, lagi, palagian, tulog ka man o gising ka man, may ginagawa ka man o hindi, nakatunga nga ka naman, black stare o wala, o may ginagawa ka, Satan is constantly trying to attack us. He is always trying to put pressure in us.
By sending these trials, pains, hardships, lagi yang iginagawa or binibigay ng kaaway sa atin. Constantly. And it comes from different sides ng buhay natin. Andyan yung family. Kailan ka ba magkakaroon ng trabaho? Kailan ka ba aalis dito sa bahay na to? Joke lang. Di ba? Pressure sa family. Ano pa? Pressure sa trabaho. Yung boss mo. Tama? Yung boss mo, pressure talaga yan eh. Pero ngayon sa online world, anong pressure ngayon sa trabaho? Aso. Ha? Bakit aso? Tumatawil yung aso habang nag-work from home ka. Lalo pag yung mga shoutout sa mga BPO natin, ng mga family and friends sa Global Fam, di ba? Ang source sa trabaho mo ngayon, aso. O kaya, nag-online class ka, naka-on yung ano mo, nag-on, naka-on yung sa Zoom, or sa, kung sa Google Meet, naka-on yung mic mo, tapos nakabili ka ng suka, bili ka ng toyo, di ba? I mean, different pressures. Ngayon sa mga nag-aaral, ang pressure ngayon, yung merong doubt sa skills. Ah, online nagtapos yan. Wala yung alam. Ay, kunyari ako yung boss. Naku, yung mga employee ko, tamang hinala ako dyan, hindi yan nag-work. Pressure. Napakarami. Ano pa? Meron din tayong pressure coming from ourselves. Coming from the inside. And respectfully, I must say this, ito yung pinaka-deadly sa lahat eh. Pressure sa sarili mo. I'm not keeping up. Nakita ko yung mga friends ko. Totoo to eh. Meron akong classmate nun na nangungopia lang sa akin nung college ako. Pero pagkakita ko ngayon, ano na siya, supervisor. Ay, pressure talaga. Parang ba't ganun? Nakocompare natin yung sarili natin sa iba. Bakit ganun? Mahirap pa din ako. Yung mga classmate ko dati, ang ganda na ng kotse. Travel goals. Pero ako ito, nasa bahay. Hello, ma'am, sir. Papasok ko na po. Eh, yung pinipressure ka na, ba't wala ka pang asawa? Eh, bakit di ka ba nag-aasawa? Wala pa nga po akong jowa. Wala pong nagkamali sa akin. Di ba? Different pressure. Iba-iba. Coming from the different sides of our lives. And this is reality. And we cannot deny this fact. Ang madalas pa nga, kung talagang mapalad ka, sunod-sunod pa yan. Diba? Sunod-sunod yung schedule, ay sunod-sunod yung pagdating ng problema. Hindi ba pwedeng i-schedule yan, Pastor? Lord, pwede bang i-schedule? Kunyari, na-schedule yung pressure. O, Monday, Tuesday, puno na. Eh, nakita mo yung pressure. Wait lang. Check ko lang yung schedule ko kung kailan kita i-entertain. Okay, Thursday ka papasok, okay? Pwede ba yun? Hindi. All sides, being pressured from different things, different sources, and coming from the inside sa buhay nating lahat. And you know what? This will not stop. Unless, alam mo yun, ayaw mo na, Lord, tama na, okay, take me. Hindi eh. Pressure will not stop. As long as we are alive and we are kicking, as long as we are here, pressure is there. It is everywhere. Tulad ng sinabi ko kanina, I wish may gamot. I wish may preaching na makakapagtanggal nito, pero wala. Satan will stop at nothing. Wala siyang hihinto ang pagkakataon in putting pressure in us, in putting pressure within us. You know why? You know why? Kung bakit? Because Satan knows na may breaking point ka. Alam na Satan, alam ng kaaway that some point of your life, sige, kaya ko, Lord. Kasama ko ang Panginoon. Yung mga preaching ni Pastor, yung faith, yung mga verses, ako, for I know the plans I have with me for the Lord, says the Lord. Bit-bit mo yun eh. But Satan will not stop. He'll try to rob you. He'll try to lie with you, to you, para mawala yan sa'yo, and eventually you will come to your breaking point. Because Satan knows pag ikaw ay napunta sa breaking point mo, napatid yung PC ng pagtitiis at pagtitiwala mo sa Panginoon, alam ng kaaway that you will go down. Alam ng kaaway na at some point, babagsak ka din. At binabantayan niya yun. Kasi pag dumating yung punto na yun na kuyari, it will cause us to do decisions. It will cause us to do things para mapunta tayo dun sa kamalian. There are points na di tayo mag-fall sa sin, magkaroon ng maling decision, or sometimes because of too much pressure, we just choose to cut off relationships na meron tayo sa buhay natin. And we come to a point of breakdown. And what's worse is,
it leads us to stop and give up. Ibig sabihin pala, Kuya Jay, pressure is something that is not simple. It is something, pag ang pressure hindi na control, hindi na check, hindi nakita, hindi natignan, yari ang dulo. Parang sa ano, di ba? Parang sa mga mataas ang BP. Nung una, normal lang. Crispy pata, yes, halo-halo, matamis. Pero pag tagal, delikado. Pressure is something that is deadly when not in check. Pero gusto kong balansin, Global Fama. Pressure is not all bad. Ang pressure, may good din. Balansehin natin. Pressure has its benefits also. For example, alam nyo ba na ang diamond? Sa science tayo ng konti. Ang diamond, nagmula yan sa sabihin nating coal. Ano bang Tagalog ng coal? Yung sa pag nag-iihaw ka? Uling. It's a form of basic na carbon. Okay? But because of too much pressure sa Earth, sa movement ng Earth, kaya niyo ba ito, fam? Siyempre, matatalino mga scientist yung global form natin. Pag yan, because of too much pressure inside the Earth, dun sa mantle natin, dun sa layers of the Earth natin, because of too much pressure, nako-compact. Yung basic molecule na yon, ng compound na yon, yung carbon na yon, nagiging diamond siya. Maganda ang outcome. Maganda ang output. Diamond. So, sobrang ganda ang mahal. Di ba? Ano pa? Pag ang, alam nyo ba, pag ang isang babae and yung baby niya dumaan sa normal delivery, normal na panganganak, hindi ka na cesarean, pag dumaan ka sa pressure of giving birth, alam nyo ba may benefits din yun? Sa nanay, number one, una, pag dumaan siya sa pressure na yun, kahit na marami siyang nasaktan, marami siyang dinaang sakit, mabilis siyang makaka-recover. And that is true. Sa baby naman, pag dumaan yan sa normal na delivery, alam mo ba ang baby, mas mataas, mas malakas ang resistensya pag dumaan siya sa pressures of giving birth. So ibig sabihin pala, it all makes sense that having pressure is something that is not not only bad, but also good. Kaya gustong-gusto ko to nung sa sinabi ni James, James chapter 1 sa Message Bible. Tignan natin ha. Nagsabi siya dito kung ano yung effects or possible outcomes or outputs when we are in good pressure. Sabi nga nun. Sabay-sabay po tayo. Chapter 1 verse 2 to 4. Consider it as a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. Ito si James, may problema to eh. So sinasabi niya sa atin na magsaya tayo, magligaya tayo, consider as a gift, surprise, gift, ang pressure at trials na meron sa buhay natin. Pero alam niyo kung bakit? Sundan niyo ako ha. You know that under pressure, your faith life is forced into open and shows its true colors. Aha, may good effect pala. Pag tayo pala is put into pressure, napuput tayo into pressure, lumalabas kung sino talaga tayo. Yung totoong tayo. Nakikita natin kung ano nga ba yung capabilities natin, skills, and talents that we have. Nakikita natin kung ano talaga ang capabilities natin. Number two, basahin natin doon. So don't try to get out anything prematurely. Ibig sabihin, pag may pressure, huwag mong takasan. Ikaw, nanonood. Oo, pag may pressure, huwag takasan. Kailangan daanan. Kasi may magandang output. Let it do its work so you become mature and well-developed. Pag ikaw pala ay dumadaan sa pressure, nagmamature ka. Nagde-develop ka well. Kumbaga sa itlog, hindi bugok. Kumbaga sa mangga, hindi siya hinug sa pilit. Tamang-tama lang. And lastly, you are not deficient in any way. Ibig sabihin, hindi ka nagkukulang, hindi ka magkukulang, hindi ka pagkukulangin. Ibig sabihin pala, pressure is not all bad. It's also good. Because God allows pressure sa buhay natin through testing and trials para maipakita, to bring out the best in us. So ibig sabihin pala, pag napipressure tayo, hindi lang siya masama. Kailangan pala nating daanan. Kailangan pala nating pagdaanan para mailabas yung the best sa atin. Hindi tayo mahinog sa pilit, maging tama-tama, maging tamang-tama lang. Because watch this, Global Fam. Satan will push us to our breaking point because he wants to see us messed up. But our God will push you to your breakthrough because he wants to see you rising up. Amen? Yan yun eh.
Ang push ng kaaway, gusto niya mawala ka, masira ka, for you to mess up. Pero ang Panginoon, may push na ibinibigay. Inaalawang pressure sa buhay natin to bring out the best in us because our God wants to see us na magkaroon ng breakthrough and to rise up. And the very big question is right now, how are we going to respond when it comes to these pressures? Ibig sabihin pala, hindi pwedeng takbuhan, hindi pwedeng latakasan, hindi pwedeng mga ibang bansa ka, ay dito sa Pilipinas, grabe ang pressure. Eh ngayon, eh di ba nga, may compassion, pupunta lang kami sa ibang parte ng Pilipinas, grabe yung ano eh. Yung requirements eh, ibig sabihin, pressure is everywhere. And ang titignan natin, ang babantayan natin, yung response. So that's why right now, we will be following a story in the book of Daniel. Sa book on Daniel. At may kita natin dito na there is account in this Bible that pwede nating makita na on how to respond in different pressures na meron tayo sa buhay. Not to magkaroon ng masamang outcome, kundi para magkaroon ng mabuti at magandang outcome. We will be following the story of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego in the book of Daniel. Ready na po ba kayo? Amen. Just to give you a little historical context, actually, you could follow this sa 2 Kings chapter 24. Doon nag-start yung story na to. Ang pinaka-background nito, sinugod ng mga Babylonians under King Nebuchadnezzar, yung mga taga-Jerusalem. And syempre, nakubkob, nagkaroon ngayon ng exiles. Pag sinabing exiles, sila yung mga people ng Jerusalem, kinuha sila, dinala sila doon sa Kingdom of Babylon para mag-serve. Para mag-serve sa kanila. Para mag-serve. So sila, yung mga tawag dito, what they call this, sila yung mga first exiles. Kasama doon, sino? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, tsaka si Daniel. So, ang ginawa, nung sa book 3, sa Daniel chapter 3, nakita natin doon na si King Nebuchadnezzar, one day, nagpatayo siya ng golden statue. Nagpatayo siya ng malaking statue. Then pinatawag niya lahat ng people of Babylon. Tapos nakalagay doon, basahin natin sa verse 4. Then a herald shouted out, "People of all races and nations and language, listen to the king's command." Verse 5. "When you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harps, and pipes, and other musical instruments," may orchestra, no? May CMA pala doon, eh, no? "Ang mangyayari, listen, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue." By decree, may utos na ibinigay ang hari, ang King Nebuchadnezzar. Verse 6, listen to this. "Anyone who refuses, sinong tumanggi, to obey will immediately be thrown into the blazing furnace." So pag hindi ka nakitang sumusunod, ang sasabihin sa'yo, "Sunugin, sunugin." Diba? Ganun ang gagawin. You know what? These people, itong mga exiles na to, primarily Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they are being forced and being pressured to worship an idol aside from God. They are being forced and pressured to actually renounce their Jewish culture. Talikuran yung pagiging Hudyo nila, talikuran yung Diyos na meron sila in exchange of the Babylonian culture and the Babylonian gods. Ganun ang nangyayari. Kaya diba, actually unang-una pa lang kung babalikan natin sa Daniel chapter 1, verse 4 sa latter part, sabi doon, "Train these young men in the language and literature of Babylon." This is what's actually happening. They are being forced and pressured to renounce their identity. King Nebuchadnezzar actually wants them to eat and to live like the Babylonians. So ang titignan natin dito, paano sila nag-respond? What's their response? Actually, ang kanilang response, it's a no. It's a big no, no, no. Actually, unang-una pa lang, Daniel and his men didn't allow themselves na ma-defile ng cultures and ways ng Babylonians. Kasi ang gusto ng Babylonians, kainin nyo kung ano yung kinakain namin, yung diet ng, nag-suggest ang king ng diet for all the exiles na meron na nandoon. And it includes Daniel tsaka si SMA. SMA tawag ko ha. Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero hindi yun inallow ni Daniel. Kaya nga dito nanggaling yung first na nag-fast sila eh. Tinanong niya yung pinaka-supervisor, "Bro, ayaw namin yung ano, pwede bang hindi namin kainin yung sinasabing pagkain ng king? Ito yun eh, ito yung pinanggalingan nun, nung Daniel fast natin. Pwede ko bang hindi kainin yun?" Eh sabi nung supervisor, "Eh, teka lang bro, pag nakitang lalampalampa, papayat-payat kayo eh, baka ako ang patayin." So sabi niya, "No, huwag ka mag-alala, akong bahala." After ng 10 days, after nito,
Compare mo kami kung sinong mag-come out healthier. And true to it, mas healthier sila, mas full sila ng wisdom, at mas kinasihan sila ng ating Panginoon. Sabi doon, then sa verse 8, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food that was given to them by the king. So yun ang ginawa nila. So Shadrach, Meshach, and Abednego, ano ang nangyari? Anong response nila? They didn't worship. Hindi sila nag-bow down doon sa statue ng king, yung golden statue. Hindi sila sumunod. Ano nangyari? They stood up on their identity. They stood up on their reality. Nag-stood up sila dun sa faith, sa pananampalataya na meron sila. In the midst of pressure, nanindigan sila. Actually, dumating pa nga sa point, guys, na may nagsumbong sa kanila. And they were threatened by the king himself. Ang sabi ng king, totoo ba? Na hindi niyo ako sinusunod? Ano ang sabi? Anong naging response? The response is yes. Oo, hindi po kami sumusunod. But you know what, Global Fam? It is not the case with the rest of us. Hindi sa lahat ng pagkakataon when we are put under pressure, pareho yung nagiging response natin. Minsan nag-iiba. Minsan nakakalimutan natin. Kaya mo po bang tawagin provider ang Diyos kung wala ka ng makain? Pagbukas mo ng ATM mo, walang laman. Kaya mo po bang ang Diyos ang bahala sa future ko if you can see your future really? Can you still say that God is my healer? Ang dami mo nang pinuntahang lugar para gumaling ka pero wala. Can you still say na ang Panginoon ang unity ko, ang nagbibigay ng unity if you see your family crumbling down altogether? Could you still have that faith? Could you still have that persistence na sumunod sa Panginoon even though different pressures from all around us is gripping us and crushing us altogether? Amen? Pero you know what? Ang nangyayari kasi ang pinaka-worst pag nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon. In this case, in these moments of pressure, we tend to give up and we tend to give in. We tend to give up what God has worked in us. Yung faith, pananampalataya, salita ng Diyos at bawat panalangin na meron tayo. Nakakalimutan natin eh. And we tend to give in and conform sa gusto ng mundong gawin natin. Iwanan mo na yung Diyos mo. Naghirap ka dahil dyan. Pa-church-church ka pa, ang laki ng kita pag Sunday, double pay, triple pay. Amen? Hallelujah. But you know what? We give up sa mga pagkakataong ito, huwag nating hayaan na ito yung mangyari. Huwag nating hayaan na ito yung maging response natin. Pero gustong-gusto ko yung response natin. Ay response ni Daniel dito, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa verse 18, but even if he doesn't. Sabi kasi nung king sa kanya, saan kayo kumukuha ng lakas? Saan kayo kumukuha ng ganyang guts para sabihin sa akin na hindi ako na sabihin sa akin na hindi niyo ako susundin? Ang sabi ni SMA ng Shadrach, Meshach, and Abednego, I have my God. Meron akong Diyos. Tsaka niya sinabi to. At kahit na hindi ako iligtas ng aking Diyos, but even if he doesn't, we want to make it clear to you. Grabe. Kaharap niya yung hari. Sunugin ang susunod eh. I want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue that you have set up. This is what happens. Ito ang nangyayari. We are forced to renounce our identity because of these pressures. At wag nating hahayaan na mangyari yon. Satan would try us to break us down, but not. Amen po? And you know what? There's more when it comes to this pressure. Talking ko si Len to discuss about it more. Praise the Lord. Thank you so much, JM. No, totoo, no? Nag-agree ako dun sa sinabi ni JM na ang pressure ay hindi yan surprise sa atin. By the way, it's an honor and privilege po na ako ay magamit nyo at magamit ng Panginoon to deliver the word today. And nakakatuwa ang Panginoon, nakaka-amaze ang Panginoon dahil ngayon hindi lang niya pinaparealize sa atin yung bad thing ng pressure, kundi yung good thing din, no? That pressure will make us strong. Pero alam niyo, na-realize ko, it will not just make us strong, it will make Jesus known.
when we have pressures. Amen. And as JM discussed earlier, na ang pressures are unavoidable, hindi natin siya maiiwasan. All we have to do is to respond to it correctly. Mag-respond dito ng tama. Amen. Mag-respond ng naaayon sa salita ng Panginoon. And we will continue the story of Daniel and friends, no. Nahirapan kasi ako pag Shadrach, Meshach and Abednego, parang nakakabulol pa, no. So Daniel and friends, no. Alam natin yung story, hindi sila nag-bow down. Sinabi nila, pinanindigan nila, even if not, kahit hindi kami ligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosa na yan. Hindi pa rin kami sasamba dun sa gold image na ginawa na, ni King Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 3:13 to 15, then Nebuchadnezzar, in rage and fury, nagalit si King, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought this man before the king. Pinatawag, sabi, dali nyo sa akin yung tatlong tao na yan. Bakit hindi sila sumusunod sa pattern na sinet ko? Sa statue na sinet ko? Sa command na binigay ko? And Nebuchadnezzar spoke, saying to them, is it true? Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo ba? Totoo ba na hindi nyo sinunod ang sinasabi ko? Totoo ba na hindi kayo sumunod sa flow? Alam nyo, na-realize ko in this story that Shadrach, Meshach, and Abednego were not just pressured to give up yung kanilang identity, but they were also pressured to give into sin, to give into sin, to conform in the pattern of this world. Alam nyo po, marami sa atin na ang dala ng pressure ay para tayo ay magkasala. Para tayo ay mahulog sa kasalanan. At first, kaya nating panindigan. Sabi nga ni JM, I can do this. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan pa ang life verse mo. Totoo naman, di ba? At first, kaya nating panindigan. Pero kapag kinwestiyon ka na, is it true? Kristiyano ka nga ba talaga? Talaga nga bang ililigtas ka ng Panginoon? Is it true na kapag nag-Daniel fasting ka, pag nag-21 Daniel fasting ka, may breakthrough kang mararanasan? Is it true? Diba? Pagka binalita mo sa mga, ay pag nakita ng mga katrabaho mo, oh, bakit puro pansin ko, puro pechay kinakain mo ditong mga nakaraang 21 days? Bakit puro okra, ba't puro tokwa, ba't puro saging ang kinakain mo? Wala ka na bang pera? Friend, naghihirap ka na ba? Tatanungin kang ganyan. Pero anong sasagot natin? Hindi. Ginagawa ko to kasi alam ko, may pinapanalangin ako, breakthrough will come. Darating ang breakthrough, darating ang provision, darating ang miracle, darating ang healing, darating ang pinapanalangin ko sa Panginoon. Pero pag tinanong ka na, is it true? Totoo nga ba? Talaga bang may mangyayaring breakthrough? Talaga bang may mangyayaring healing? Talaga bang iaalis ka ng Panginoon sa sitwasyon mo ngayon? Alam nyo, kapag ka tayo ay tinanong na, kapag tayo ay kinwestiyon na, minsan nagpabago ang isip natin. Minsan, di ba, kapag ka nag-recite ka sa mga estudyante, pag nag-recite ka, confident ka naman sa sagot eh. What is the matter? Di ba, alam naman natin sagot eh. Pero pag tinanong ka ng teacher mo, sure ka na ba? Is that, tas yung mukha pa, di ba? Is that your final answer? Minsan, kahit alam mo yung tama, alam mo yung tamang sagot, confident ka sa tamang sagot, pero kapag tinanong ka, is it true? Kukwestiyonin mo na yung buong pagkatao mo, kukwestiyonin mo na yung mga teacher mo ng elementary, ano nga ba talaga yung tamang sagot? Amen? At alam nyo, yan ang isa sa mga tactics ni Satan. Para tayo ay mag-give in sa sin. Para tayo ay ma-pressure at bumigay sa pagkakasala. Satan will use that tactics to defeat you para mapabagsak ka, para magkasala ka. Satan will give you options after options. Alam niyo, after nito, tinanong sila, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi kayo sumamba at hindi kayo yumukot? Ah, sige, sabi ni King, bibigyan ko kayo ng chance. Ha? Kapag tumunog muli, ang flute, ang horn, ang lyre, ang music, ang symphony na ito, kapag yumuko kayo, goods tayo, absuelto kayo, okay na tayo. Pero kapag hindi, pinarningan eh, pag hindi, ilalagay ko kayo in the midst of the fire. Ilalagay ko kayo sa gitna ng apoy. Kapag ka tayo, di ba? At first, we are assured. We are confident in our faith. We are confident to stand
against the flow, against the pressure of this life. Pero kapag ka, yung mga nasa paligid mo, pinagmukha ng tama ang mali, doon na tayo nagkakaproblema. You know, the world will make you feel that doing what is right is not right. Again, I will repeat. The world will make you feel that doing what is right is not right. Na parang kapag gumagawa ka ng tama, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi against ka sa flow, against ka sa majority. We have this perspective kasi na majority wins. Kung saan ang maraming pumupunta, doon tayo pupunta. Pero alam nyo, in reality, hindi dapat ganun ang Christian life. Parang yung counterflow. Ang counterflow po sa batas talaga sa mga nagda-drive, sa mga may sasakyan, labag po yan sa batas. Huwag nyo pong gagawin yan, ano? Huwag po tayo magka-counterflow, di ba? Sa mga drivers na nakikinig ngayon, huwag po tayo magka-counterflow. Kahit gaano ka-traffic, huwag po kayo magka-counterflow. Amen? It is a sin. In this world, counterflowing in this world is a sin. Pero alam nyo, in our spiritual life, dapat ito ang ginagawa natin. We counterflow. We stand against the flow. Hindi tayo sumasabay sa agos. Hindi tayo nakikisabay sa majority. Hindi porket ito ang paborito ng isa, paborito na nating lahat. Hindi porket ito ang paniniwala ng isa, ito na ang paniniwala nating lahat. We need to stand firm and we need to stand against the flow. Like Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo po, na-realize ko na ano nga ba ang best response? Ano nga ba dapat ang response natin sa pressure? Hindi mo na yan may iwasan, it's unavoidable, hindi na yan sorpresa sa'yo, alam na natin na magkakaroon ng pressure. Pero what is the best response? To go against it. You go against the pressure. At pag nandito tayo sa mundo, of course, ang sasabihin nila, mag-go with the flow ka. Para ano, walang hirap, walang pasakit, easy. Kung gusto mo ng smooth life, just go with the flow. Yan ang sasabihin sa atin ni Satan. Yan ang sasabihin sa atin ng mundo. Pero alam nyo, ang best response sa pressure, ang best response para tayo ay makatayo sa pananampalataya natin is to go against the flow. Ilagay nyo nga po yan sa chat. Go against the flow. Amen? And we all know, ano ang response, di ba, nila Daniel? Sabi nila, hindi kami sasamba. Because sabi nila, God will deliver us. Sabi nila sa verse 17, di ba? And He will deliver us from your hand, O King. Confident sila. Sure sila na i-deliver sila ng Panginoon. And not just that. Super duper confident sila. Kasi sabi nila, but even if not, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi pa rin kami mag-worship sa gold image na itinayo mo. Alam nyo, napaisip ako dito eh. What made Shadrach, Meshach, and Abednego answer that way? Saang hinagap ng confidence nila kinukuha? Yung assurance sa pagsagot nila. Nasa death, death is waving at them. Tama? Alam nila, inulit pa sa kanila, kapag hindi kayo sumunod sa flow, hindi kayo sumunod dito sa pinagagawa ko sa lahat, mapupunta kayo sa gitna ng apoy and you will die. Diba? Alam nila mangyayari. Pero ano ang nagsilbing driving force ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Kaya nila nasabi to, I believe na ang driving force nila is security and assurance. Kapag secured ka, kapag may assurance ka sa pagmamahal ng Panginoon, hindi ka basta-bastang madadala ng pressure ng mundo. When you are secured with the love of God, secure ka na hindi man sa pamamaraan ko gagawin ng Panginoon ang pagligtas sa akin. I know, even if not, hindi man niya kami ialisin sa sitwasyon namin ngayon. Even if wala man mangyari sa akin after 21 days, yung kaninang umaga nagpipray ka, Lord, 21 days na ng fasting, wala pang nangyayaring miracle. Tama? Siguro hindi ko na ito ipagpapatuloy. Nasa 21 days ka na, hindi mo pa ipagpapatuloy. No? Kasi isipin natin, Lord, sinunod ko naman. Nag-tokwa lang ako, Lord. Hindi nga ako nagkanin, Lord. Hindi ako nagtoyo talaga. Walang asin, walang bechin, walang kahit ano, Lord. Sinunod ko lahat. Tama? Pwede nating sabihin na, Lord, bakit wala pa din? Pero alam nyo, kapag ka may assurance, pag secured ka,
na ang Panginoon will make a way when there seems to be no way, kahit na wala ka pang nakikita ngayon, paninindigan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon, you will stand against the flow. Amen? Minsan kasi tayo, ang thinking natin, eh, Lord, mamamatay na kami. Lord, mamamatay na ako. Walang kape, Lord, mamamatay ako. Tama? Ang thinking natin, Lord, mamamatay ako, hindi ko kakayanin. And most of us, marami sa ating Christians, ang hindi nakaka-stand against the flow. Maraming Christians ang hindi nakaka-stand under pressure kasi dahil sa thinking na ganito, mapapatawad naman ako ng Diyos. Right. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ni Shadrach, Meshach, and Abednego na, okay, sabihin nila, mag-bow down na lang tayo, no, friends? Sabihin nila, mag-bow down na lang tayo. And then, friends, after natin mag-bow down, mag-repent na lang tayo kay Lord. Pwede naman yun, pwede ba yun? Patatawarin sila ng Lord? Patatawarin. Pwede ba nilang gawin yun? Pwede nilang gawin yun. Amen? Pero hindi porket pwedeng gawin, ayun na ang tamang gawin. Amen? Kung tutuusin, pwede nang sabihin ng Lord, magre-repent na lang kami. Eh Lord, nakita mo naman, life-threatening na po. Susunugin kami, Lord. Eh di ba, Lord, ang pangako mo sa amin, ang gusto mo sa amin, ay kami ay magkaroon ng maayos na buhay, abundant life. Tapos, Lord, papabayaan mo ba kami na masunog doon? So, Lord, ano lang naman yun eh. Sinabi ko lang naman yun eh. Nag-bow down lang ako. Pero Lord, alam mo yung puso ko. Yung magkakasala ka, mag-give in ka sa kasalanan, magpapadala ka sa pressure, mag-go with the flow ka, tapos sasabihin mo, eh Lord, alam mo naman yung puso ko eh. Amen? Pero alam nyo, na-realize ko dito, si Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel and his friends stand firm and stand against the flow. Kasi bakit? Kahit alam nilang mapapatawad sila ng Panginoon, secured sila eh. May assurance sila na kung hindi man kami alisin ng Panginoon sa sitwasyon ko, alam ko gagawa ng ang Panginoon ng pamamaraan. Alam ko gagawa ang Diyos ng pamamaraan to help me. And most of the time, kaya tayo nagpapadala sa flow kasi hindi tayo makapag-antay sa pagkilos ng Panginoon. 10 days ka palang nagfa-fasting, nag-give up ka na kasi wala namang nangyayari, Lord. Nagugutom lang ako, Lord. Nape-pressure lang ako kasi kaliwat kanin ang offer ng samgyupsal. Agree? But here's my encouragement. Kahit na hindi mo pa nakikita, dapat secured tayo. Dapat sigurado tayo. Dapat confident tayo that God will make a way when there seems to be no way. Ang phrase na yan is very cliche. Lagi nating naririnig yan. Pero kaya mo bang tayuan yan? Kaya mo bang panindigan na naniniwala ako that God will make a way? Kahit pakiramdam ko wala na mangyayari. Kahit pakiramdam ko hindi na maayos ang sitwasyon ko. Kahit na ang flow ng lahat ng tao ay paganon. I will stand against the flow. I will stand against pressure. Amen? And what happened? Anong nangyari? Dun sa after nila, after sagutin ni Shadrach, Meshach, and Abednego na, no, no, no. No, 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 O King. Hindi kami yuyukod. Hindi kami magbabow down sa statue na yan. Ang nangyari, then Nebuchadnezzar was full of fury. Galit na galit siya. And the expression of his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they heat the furnace 7 times more than it was usually heated. Alam mo na binabasa ko to, Lord naman, grabe na yung paninindigan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sinabi na nila, nakapagbitaw na sila ng salita na ililigtas mo sila. Tapos 7 times pang mas mainit. Ibig sabihin, wala talaga silang ligtas. Ibig sabihin, wala na talagang pag-asa yung nangyari. Naitanong nyo na rin ba ito? Lord, bakit ganun? Nanindigan naman ako sa pananampalataya ko. I stand against the flow. I stand against pressure. Pero bakit ito pa rin ang nangyayari sa akin? Bakit nasa pugon pa rin ako ng buhay na ito? Amen? Kung tutuusin, sabi ko talaga kay Lord, Lord, sana man lang, inano mo, binigyan mo ng konting pag-asa yung tatlo. Di ba? Na, okay, sige, dahil may pananampalataya itong tatlo na to. Sige, hindi ko na, ano yun, iibahin natin yung flow ng story. Pero hindi ganun ang nangyari. Anong nangyari?
Hindi nagbagong sitwasyon. Nagalit ang hari. Ipinadala sila dun sa pugon, sa fire. 7 times na mas mainit compared to usual. Ibig sabihin, wala talagang takas. At alam nyo kung gaano kainit? Yung nagdadala sa kanila, yung mga army, yung mga soldiers ng hari na nagdala sa kanila dun sa pugon, namatay agad. Nagdala ka lang. Siguro sabi nila, naman hari, bakit naman, damay kami, hindi naman kami kasali doon. Tama, ganun kainit, ganun kawala ng pag-asa, ganun katindi yung pressure na kapag tiningnan mo, wala na tong pag-asa. It is hopeless. And many of us, nag-give in tayo sa kasalanan, sa pressure ng mundong ito, kapag ganito na ang nangyayari sa atin. Yung para bang it is hopeless, Lord. Wala na talagang pag-asa. Lord, hindi mo talaga sinagot yung panalangin ko in 21 days ng pagpa-fasting. Amen? Pero alam nyo, I realize that ang pressure, it will make us give in to sin. It will push us to sin. It will push us to quit. And it will push us to give up. Yan ang gagawin ng pressure sa atin. Yan ang gagawin ng kalaban sa atin. But remain standing against the flow. Remain standing against the flow. The more trouble you are facing, the more you need to cry out to God. Mas matindi ang problema, mas matindi ang pagdadasal, mas matindi ang problema, mas matindi ang iyak sa Panginoon. The greater the pressure, the greater the breakthrough. Kapag mas matindi ang pressure, ibig sabihin mas matindi yung breakthrough na paparating. Mas mahirap, Lord, sa 21 days ng pagpa-fasting ko, wala talagang nangyari, walang nagbago, lumala pa ang sitwasyon. Amen? Lumala pa ang nangyari, but the greater the pressure na pinagdadaanan natin ngayon, the greater the breakthrough na marireceive mo in God's time. In God's time. Alam nyo kasi minsan, meron tayong mga expectation na kung ano yung na-imagine natin na gagawin ng Panginoon, kung ano yung pinag-pray natin, yun talaga ang gagawin ng Panginoon. Siguro si Shadrach, Meshach, and Abednego, ang naiisip nila, ay, alis tayo ng Lord. Hindi tayo hahayaan ng Lord na malagay dun sa pugon na yan. Siguro ganun ang thinking nila. But, guess what? Expectation versus reality, hindi yun ang nangyari. Alam nyo si Gab, nung mga first months namin, madalas kami niyang magkatampuhan kapag yung may ine-expect ako, kunyari mansari, ganyan, or kaya may special occasion, may ine-expect ka na gagawin niya. Pero hindi yun yung ginawa niya. Yung i-expect mo, bibigyan ka niya ng flowers, tapos hindi ka niya bibigyan ng flowers. Alam nyo, ganyan din ang ginagawa natin sa Diyos. Ine-expect natin na, si Lord, ganito ang gagawin niya. Ililigtas niya ako, gagawin niya to. Ito yung gagawin ng Panginoon. Tapos kapag may dumating na bagay na ginawa ang Panginoon na hindi sa ine-expect natin, mag-give up tayo. Susuko tayo kasi ang akala natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero alam nyo, ang ways ng Panginoon higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Huwag mong i-expect, kapatid, na yung ine-expect mo, yung gusto mong mangyari sa'yo, ay eksaktong yun ang mangyayari na gagawin ng Panginoon sa'yo. Hindi. Kasi ang binibigay ng Panginoon is greater and better than what you imagine. It is better. It is the best. Maybe yung nare-receive mo ngayon is just a good thing. Pero ang nanda ng Panginoon sa'yo, it's the best thing. It is better. Amen? And anong nangyari? Then King Nebuchadnezzar was astonished. Nagulat si King Nebuchadnezzar sa verse 24. Sabi niya sa counselors, di ba tatlo lang yung pinadala natin dun sa pugon? Di ba tatlo lang yung sinend natin dun sa pugon? Pero sabi niya, but I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Hindi man baguhin ng Panginoon ng sitwasyon mo, pero kasama mo siya. Hindi man pinangako ng Panginoon na walang pressure, pero ang pangako niya, kasama mo siya sa pressure ng buhay. Patay man ang sitwasyon mo ngayon, pero buhay ang Diyos sa sitwasyon mo.
He is alive. He is alive and He is working in ways that we cannot see. Kumikilos ang Panginoon sa pamamaraang hindi natin alam. Yes, there is pressure. Yes, there is persecution. But thank God, kasama natin ang Panginoon. Alam niyo, while reading this story, naalala ko si Apostle Paul sa 2 Corinthians. Yung 2 Corinthians chapter 1 kasi, dun yung parang nagrarant siya, sinasabi niya sa Church of Corinth na grabe yung suffering ko dito sa province of Asia. Sinasabi niya na grabe matindi, halos mamatay na ako sa sobrang hirap. Halos gumive up na ako, hindi ko na talaga kaya. Sobrang pressure, sobra akong pinipress, sobra akong ginigipit, sobra akong nagsasuffer, sobra akong naghihirap. Pero yun nag-wonder ako na sinabi ni Apostle Paul yun, nagrarant-rant siya, pero sabi niya sa chapter 4 verse 8, di ba? I'm pressed but not crushed, persecuted but not abandoned. Famous yung ano na yan eh, Bible verse na yan eh, tama? Sabi ko, so ano ba talaga Apostle Paul? Pressed ka ba talaga? Hirap na hirap ka ba talaga? Or you are pressed but not crushed? Kasi sabi niya, despair even to life. Diba sabi niya pa nga, it is far beyond my capacity. Pero sinabi niya sa chapter 4, na I'm pressed but not crushed, persecuted but not abandoned. Nagbago ba yung sitwasyon ni Apostle Paul? Hindi. It's the same situation. Habang sinusulat niya yung 2 Corinthians, it's the same situation. Hindi nagbago yung kanyang sitwasyon. Hindi nagbago yung kanyang kinakaharap. Pero yung outlook niya, yung perspective niya, yung pananaw niya, ang nagbago. Amen? Paul's situation did not change, but his outlook did. Nung pagdating ng chapter 4, oo, nahihirapan pa rin siya, he's still pressured, pinepress pa rin siya, pinepersecute pa rin siya, pero natutunan ni Paul to turn your pressure into praise. That instead of magmukmok, magpaka-press, di ba? Magpakalugmok, mag-give in sa mga bagay na ino-offer ng pressure, itinurn ni Paul ang pressure into praise. Ayan din ang gawin natin mga kapatid. Let's turn our pressure into praise. Na yung pressure na meron tayo, yes, yan ay magpapahirap sa atin, yan ay mahihirapan tayo. Pressure will make us strong. And pressure will make Jesus known. Let's go against the flow. Let's stand against the flow. Let's go against pressures of this life. And rest assured, He is with you. Alam nyo, si Daniel and his friends, after nila mag-fasting, after nila panindigan lahat ng pressure na pinagdaanan nila, they are 10 times better. 10 times better kesa sa iba. Kapag ka nanatili kang nakatayo, kapag nanatili kang nakastand against the flow, when you stand firm to your faith, pinanindigan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon, you will become 10 times better. 10 times stronger. 10 times wiser. 10 times bolder. Kasi yun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi man niya baguhin ang sitwasyon natin, pero babaguhin ng Panginoon ang buhay natin, ang puso natin, ang isipan natin. All we have to do is trust God and let God do the work. We know the story. After this, si King Nebuchadnezzar, yung galit niya, napalitan ng pagpupuri sa Panginoon. Yung inis niya, doon sa tatlong ito, doon sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego, na-turn into paniniwala niya sa Panginoon, na-turn into praise. Alam niyo po, when we stand against the flow, when we stand against pressure, God gets the glory. Ang Panginoon ang makakakuha ng papuri. Kaya hindi inaalaw ng Panginoon na yung mga pamamaraan natin ang mangyari. Na yung mga pamamaraan natin ang mag-prevail. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung ways ng Panginoon ang mag-prevail so that God gets the glory. Amen. Let us think of this way. Na yes, may pressure. Yes, may persecution. Yes, maraming suffering. Yes, may problema. But I know in the end, I will be 10 times better. And God gets the glory. God gets the glory.
Amen? And when we say God gets the glory, ibig sabihin wala tayong kukuhaing credit, wala tayong kukuhaing papuri, lahat sa Panginoon. He deserves the praise. Let's exalt our God who is doing amazing things in our lives. Huwag kang papayag, kapatid, na dahil sa pressure ng buhay, ipagpalit mo ang pagmamahal ng Panginoon, ipagpalit mo ang paniniwala mo sa Panginoon. Let God do the work. Just rest in His presence. Stand firm. Stand against the flow. Stand against the pressure. And let God do the work. Right now, let's give God the glory. Let's give God the praise. Ibigay natin sa Panginoon ang papuri because He deserves it. He deserves the glory. He deserves the praise. Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong ma-miss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos, for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming mission na punuin ng langit. All you have to do is click that link, www.giacmnb.com/give. At alam nyo mga kapatid, ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. Once again, thank you so much for watching this video. See us again sa susunod pang video. Lagi po niyong tatandaan, punuin natin ang langit and let's fight for our family. God bless you.